70 years old na, tapos na ako sa buhay. Anak ko naging mayor na, yung nanuntok. Iwala rin ako sa asawa ko. Nakita ba ninyo si Inden, binumbog yung sirip? Kita niyo? Yes! Anak yun. Isipin mo lang kung anong ginagawa ng nanay sa akin. Kaya kami ko, iwala yung ako sa asawa. Ito, anon kami. Talagang anon. Kaya ngayon, may wala akong asawa. Kaya, kung wala ka lang naman problema sa buhay, tuturuhin mo na. So may apat ako ngayon. Pero, eh, gusto niya ako maging presidente, dapat makilala ninyo. Pero sa, kung si presidente ay president, kasama namin si Pongo. Talagang malinis. Kung sa baba, kay presidente, talagang hitrato sa matuwid. Pero yung sa unahan, yung nauna sa mga wala, malugtot ka na. Kaya ako, hindi tatakbo ng presidente. Anong gawin ko dyan, Doris Bigone? Anong gagawin ko dyan, 70 years old na ako. Kaya nga, 1945 eh. Ngayon, pabutin, 6 years yan. Sana ko makuha ng... Sana ko, I work as mayor. I work 30 hours a day, hindi 24. Sana ko kukuha ng lakas magtrabaho. Mayroon pa kapat pang gabi. Sana ko ninyo ilagay, alam mo totoo lang, mamamatay ako. And only because also, the problems of the country are really daunting, nakakatakot. Magkikipi ang mga driver. Tingnan mo yan. Diwi mo yan. Ako, kagabi, balayan ako naman. May apartment ako dito kasi di naging kongresman ako. Ay, yung mga bata, nag-aaral pa noon. Sira-sira na. Hindi ko na rin pinaayos kasi wala naman akong anak na. O dumaan ako, kita mo, sinabi ko ka sa aide ko. Dalawa ko yun. Nakahilira yung mga tao na. By the thousands, eh? Hindi yan sabihin mo. Pag nagpara yung isang jeep, takbuhan, pati yung mga babae, nakusok-uso, parang washing machine jeep. May naiwan, tapos pag larga ng jeep, nahulog pa yung babae. Sabi ko, how do you solve the problem like this? Pupunta ako ng probinsya pag take off ko sa helicopter, ay papahiram sa akin. Yung layon air, kaibigan mo yan eh. Archie ko. Paglabas ko ng Manila, yung pagkatapos yung mga subdivision, halos isang oras yan, papuntang doon. Puro squatter. Paano sundurin yan? Hindi po talaga naman. Kaya ako mag-prank kasi ito. Takot ako kasi nobody can solve. You need ispasam. Kailangan kalugin mo yung gobyerno. Pero kung nandyan yung Congress, nandyan yung Court of Appeals, eh magbibidi na lang si Abaya para ma-improve niya yung MRT. May TRO pa. Sabi niya, anong magawa ko? Kaya mga kawawa yung... Tignan mo, problema sa... Tapos hindi man ako, kasi may kurte. Puntahan mo doon, sipain mo ang putang ina, demanda ka pa. Kaya, huwag ako. Kasi pag ako ang pinili ninyo, pag ako ang pinagbigyan ng Diyos maupo dyan, mismo ang Diyos iiyak yan, tignan niyo. Kaya kapayan, sabi ko, kailangan ninyo ng bagong Marcos. Pero yung Marcos na huwag yung... Kailangan mo ng pareho ni Marcos. Titinok to at kaya mo. At wala nang... Ngayon, kung kaya ni Bongbong Marcos yung ginawa ng tatay niya, mas maganda. Kasi yung panahon ni Marcos, si Lim Sing, ako kung ako, I will restore death penalty. Yes! Yes!
ang droga by hangin. Ayaw ko magbayad ng electricity. Bakit ang gasto ng putang ina mo? Maraming... Huwag na yung... Anong Tagalog sa PC? Tali. Huwag na yung tali. Yung alambre na lang. Mga ko, I will restore death penalty. Mere possession. Makawa pa lang ng sibo. Kay mapulis ka, kay mamilitary o civilian, mamayor ka. 10 years yan minimum. At saka ilipat ko yung kuya tumunting lupa, ilipat ko. Maraming barko. Wala nang shipping masyado yan eh. Ilagay ko lang sila sa barko. Daling ko sila sa mga Pacific Ocean. Bigyan ko ng bingwit ng mga putang ina. Iwanan ko sila ng bigas. 1D18 lang kayo dyan. Ang bingwit kayo ng sarili ninyo. Kung wala kang panaw, wala kang ano yung... Kung ilagay mo bingwit, pain. Eh, hindi. Patulin mo yung utin mo. Pero kakain, maputang ina mo rin naman. Tatlong barko, apat yan na malalagay. Eh, pagka na hindi tayo nag-intindihan, butasan ko na dyan, iwag ang speed mo. Hindi, alam mo bakit ganun ang magsalita? I am as frustrated as you. Hindi lang kayo ang nagugusa dito sa mga. It's not the fault of anybody. It's the fault of everybody, pati ang panganak. The only president who had really the guts to implement yung family planning, yes. Si Ramos. Alam mo, yung isang pamilya, ako sa Davao, pag may babae, buntis tapos maghingi ng trabaso, ilang taong ka na? 37. Ang anak mo, 7. Utang mo. Sabi ko, pag panganak mo, you come back to me, I'll give you work. Pero magpa, palaygate ka. Diyan ang medyo nagka-diferensya kami sa simbahan. Wala, katoliko ako. Wala akong problema. Pero yung we are already, kaya nga natatakot ako, 100 million and one. Anak ka na, we are the second highest. Ang resources natin, no, we cannot forever be manufacturing human being. Kasi naawa ako sa tao. Anong ipakain? Anong pag-aral? The only way. Ako, galing ako. Hindi ko na sabi mahirap ako. Kaya kami pumunta ng Mindanao kasi walang-wala kami sa Cebu. Eh kung mayaman lang yung tatay ko, better yung pinagayari doon. Kalayo mo. Speed noon yun. Kaya naawa ako sa tao na hindi mo lang niya paaral ang anak niya, hindi niya mabigyan ng... Alam mo, minsan, nag-helicopter kami ng Inday, yung mayor. Siya yung mayor, sinamahan ko siya. Pagdating namin sa barangay, may naglalaro na bata. Tapos may dalawa nung umiiyak. Nilalanggam na. Hindi, pagdating, nagalit si Inday. Sabi niya, saan ang nanay nito? Ngayon yun sa Pirihan. Barangay Pista eh. Ang tatay, nasa tare-tare, sabong. Sabi ng Inday, sino ito? Sabi ng kapatid ko, 14 years old na babae. Yan, sino? Kapatid ko dahil. Ilan kayo? 14. Nagalit, nakita ko talaga yung muka ng anak ko. Saan yung tatay pati? Papahuli mo. Ganon. Oh, nangyari sa Davao, gano'n. Kita ko yung mga madaling araw, ang mga taong may tinitignan sa ilalim ng mga bata natutulong. 14, ano, 8, 7, pati 4. Kaya pinahuli ko yung gabi na yon ang nanay pati tatay. Talagang sabi ko, hulihin ninyo, i-raid mo ang bahay. Ako ang managot, raid mo. Huluin mo. Tapos pumasok yung Gabriela pinamagahan.
Nakikusap sila ko, no? Sabi ko, yun, no? Abandonment. Bawal yan. Kaya ito minsan, I'd like to, you know, yung mga pinapaniwala natin noon, many years ago. I do not have an issue with the Bible. It could be as holy as pero yung tinuturo ng simbahan natin noon yung 2,000 years ago, ano bang pakialam nila noon kung anong nangyari ngayon? Tao noon siguro maglakad ng 20 kilometers, wala kang masalubong. Eh ngayon, tapos sabihin lang ng simbahan, magkonsulta ka muna sa kalendaryo. Eh yung kalendaryo, minsan kalendaryo ng politiko, minsan sa hardware. Eh anong pakialam nila sa libog mo? Ano? Tapos maghintay ka ng kalendaryo. Eh ako, wala akong asawa. Ano gawin ko? Ipitin ko ito sa pertahan. Para mawala. Okay, totoo. It's time that everybody, including the church, must study again. Those are the theories, the I am not into religious idea. I only believe in one God. Hindi ako nagsisimba tapos maglood ng patron ng mga santo. Oh, karaming. Do you know how many saints ang Katoliko? Eh, mamamatay ka kung magdasal ka sa 5,000. Santo Domingo, Santo Pablo, Santo Pedro, Santo Rodrigo. Kaya, I'm sorry, we have a serious problem. We have nothing against the church. But we have a serious problem. At yung sabi nila na yung minstrel, buwanan lang, gano'n, kalukuhan yan. Buti sana kung buwanan rin ang lipog mo. Kayo, iba-iba pa sa'yo rin yun. May maganda, may pangit, may medyo nakahubad. Yung iba, rapin kayo pa sa hero nila. Sa bagay, hindi ko kayo masisi. Kaya ako rin, nag-rape noon. So, there are so many. Paano-ano na ako ng topic. But, I'd like to suggest, mag-iwan ako ng konting pera. Bunot na lang, sir, sa pumunta kayo yung mahirap lang, yung hindi kayang pumunta. Yung may kaya, yung walang kaya, punta kayo na, iwan ako konting pera, ticket, pati ako na ang bahala ninyo doon sa Davao. Tignan lang muna ninyo.